Mabilis na kumilos sa mga tauhan ng Manila Social Welfare Department para makuha sa kalsada mga batang palaboy-laboy sa Governor Forbes Street kaninang pasado alas 9 na umaga. Nang makahanap ng tiyempo, agad na hinawakan ng mga operatiba ang dalawang batang ito. Nagpupumiglas man, isinakay sila sa isang van kasama ang iba pa. Mama ko! Mama ko! Mama ko! Maya-maya pa, dumating ang ina ng batang nakikiusap na pakawalan na ang kanyang anak. Okay, namamalimos yung anak mo. Anong gagawin natin? Ang hilig mo sa mama, kahit di ka namamalimos. Nanindigan ang ina ng minor de edad na hindi niya hinahayaang pakalat-kalat sa kalsada ang anak. Kung galing ako sa school, nagkuha kaming card. Kasi nga, kuha na ng card ngayon, ng grade 6. Eh, sumasahin di talaga tambay ko. Hindi, ma'am. Sa DSWD rin ako nagtatrabaho. Hindi mamalimos yan, iyaya lang. Bago yan, inikutan din ng mga operatiba kasama ang MMDA, mga pulis at iba pang volunteers, ang Tomas Claudio Street kung saan daw may natutulog sa isang bakanting lote sa lugar. Sa Plaza Azul naman, walang dinat ng tao ang mga otoridad. Ang tumamad na lang sa kanila ang ilang tila drug paraphernalia at patalim. Tinatanggal natin kasi minsan daw nagiging kuta daw to ng mga cellphone snatchers. Nasa 20 tao ang nadala ng mga otoridad sa Reception Action Center para i-assess at bigyan ng counseling. Kung sila ay taga Manila, ay ipoprovide natin sila ng temporary shelter under ng Manila Department of Social Welfare. Meron tayo nun. Then kung hindi naman sila taga Manila, i-turn over natin sila sa respective LGU. Ayon sa MMDA, kabilang sa may tuturing na street dwellers, ang mga palaboy at pulubing pakalat-kalat sa mga lansangan. Noong 2017, mahigit 11,000 street dwellers ang kinuha ng MMDA sa mga kalsada. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.